So magandang araw sa inyo mga ka-Jersey. Nandito naman ako. Gagawa naman tayo ng kalokohan. Okay, tutorial ko sa inyo ay sa kung paano ko ginawa yung walong jersey nang walang kahirap-hirap. Sa Corel Draw. Walang kahirap-hirap pa yan mga ka-Jersey. Kung baguhan ka lang sa channel ko, walang kahirap-hirap mga ka-Jersey. Wala na intro-intro, diretso na tayong turo. Dami ko pa sinasabi. At kung bago ka sa channel na to, pakiclick lang ang subscribe button. Tsaka ang pakilike na rin ng video ng to. Kasi pag di mo to nilike, hate mo to. Okay? So pakisubscribe lang po sa ating channel para marami tayong matutunan mga ka-Jersey. Okay, diretso na tayo sa ating video, sa ating tutorial. O yan, ganda. So ito po yung kalalabasan ng ating gagawin ngayong itong tutorial na to. Yan, pogi. Ganda. Ganda ng jersey. So ito po yung layout na binigay natin dun sa customer natin na nagpagawa. Nakikita nyo napakagandang jersey. Ayan na. Okay, so bali mga ka-jersey no, nagawa na namin tong jersey na to matagal na, so tutorial ko lang ngayon para dun sa mga bago na hindi pa nakakaintindi ng paggawa ng sublimation o ng pag-e-edit ng jersey sa Corel Draw, ito na po yung tamang video para sa inyo. Okay, so may customer tayo. Ayan yung listahan nila. So bali mga ka-jersey, no, pinalitan ko na yung mga apelyido. Baka kasi huntingin nyo sila. O baka makilala nyo sila eh. Ayan, okay. So yung mga, yung number na yan, corresponding na rin yan dun sa mga number nila dito. Okay, so malinaw, meron tayong customer. Gusto nila yung number na ganyan. Then yan yung sizing nila, yan yung sinubmit nila, ito yung design na gusto nila. Okay, then kailangan paggagawa kayo ng pattern mga ka-jersey no, kailangan meron na rin kayo nakaready na sizing ng jersey nyo, so kayo na ang gagawa nyan mga ka-jersey. Pwede nyong i-customize yung sizing nyan. In my case, ito yung ginawa kong sizing, so matagal na namin ginagamit to ang sizing nyan mga ka-jersey. Okay, start na tayo. So una, gawa muna tayo ng jersey dahil ito ay tingnan nga natin. Ito ay round neck. Nakikita niyo round neck. Then normal lang yung pang kilikili natin, no? Normal na yari lang. Hindi siya yung NBA cut. So mas madali itong gawin. Okay. So, gawa muna tayo ng saka natin i-edit yan mga ka-jersey pag paglagay na tayo. Unahin muna natin gawin is medium. Kasi meron yata dito dalawang medium. So unahin natin ay medium. Medium natin ay computation natin. 44 ang medium. 44 divided by 4. 11. So 11 ang gagawin natin dito. Okay, 11, enter. Ayan, meron na tayong 11 na ba siya? 44, 30. So, kuha tayo ng 30. Simula dyan, 30 plus 1. Okay, pwede na yan. Ito. Dito is 4. Natin 4. So depende sa inyo yan mga ka-jersey no? Kung gusto nyo 3.5 or 4 pwede rin. So ang gagawin natin ngayon is 4 na lang or 3.7 basta papasok dun. Gagawin natin 3.7. okay, so ito click natin to F10. Then ito is around 2.
2.5 to 3. Depende pa rin yan sa inyo. Yung laki ng shoulder natin, so, gawin natin 2.5 lang. 2.57. So hindi naman malaga kung saktong-sakto, no? Basta nandun yung laki. Kasi pag tinahi naman yan, doesn't matter na kung sumakto o hindi. Kasi i-heat press pa rin yan, medyo liliit yan or medyo mahatak. So at least nandun pa rin yung part na kasukat pa rin. Okay? Yeah. Ito, gandahan natin yung kurba. Tagtag tayo. Masyadong ano eh. Then 11 yung gawa natin. Okay, mga ka-jersey, no? Baba natin ako dito. Ibaba rin natin. So talagang ang ginagawa natin ngayon is from the start. From scratch. Okay. Tama na ba to? Okay. Check. 30 plus 1. 31. Okay. Pura. Then copy or duplicate. Hindi pa natin duduplicate, mga ka-jersey, no? So nagawa na natin tong 11 by 30. So magdadagdag tayo ng allowance para doon sa tahi. Dagdagan natin ng 0.5. F10. Okay, dagdagan na natin ng 0.5, so pwede natin siyang duplicate. Click, tapos Control D, duplicate. Then pagdugtungin natin sila, weld. Okay, meron na tayong jersey. Okay, lagyan muna natin ng ito, kung nakikita nyo to, gumawa tayo ng ganyan dati sa dati natin tutorial. Paano ko ba ginawa yun? So, ang ginawa ko, balik natin siya sa gitna. Okay? So, dito lang. Then. Yan! Then, hatiin lang natin sa gitna yan. Trim. Okay? So, duplicate. Well, actually, mga ka-jersey, no, meron na akong shortcut para dun sa, dito sa mga to. So, medyo pinapakita ko lang sa inyo na ito yung ginagawa natin. Ito, tulad nito. Kita nyo, weld is W. Pinipindot ko lang yung W. This one, trim. So, trim. Okay. Trim natin. Pack. Then, ang size nito, mga ka-jersey, is 7. So, pumotak siya ng 7.11, pwede na yun. Pwede na sa akin yun. Pero, pwede gawin natin sakto para... Okay. Pwede na yan. At least, kahit pa paano, magkadikit sila. So, meron na tayong jersey na medium. 44.30. So, parang 44... 4 divided by 2 plus 1 23. So 23 siya. Good, perfect. 31 plus 1. Okay, 31.3. Okay. So meron na tayong jersey na medium. So ang gagawin natin, mga ka-jersey, no, para makuha natin itong pattern na to. Yan yung mga parang silikit-silikit na. Punta tayo dito. Ito, kahit ano lang yan, picture-picture lang yan. Ginawa ko lang sa internet. Lagay lang natin dyan. Okay. Nakita. Ulit. Kung nakikita nyo, mga ka-jersey, no, nasa ibabaw siya. Okay. Click mo dito sa ito, itong jersey, lagay mo dyan, then click mo to, shift,
Tapos, click mo dito sa part na to. Okay? Then, intersect. So, makukuha na natin yung pattern na gusto natin. Okay! So, ang ginagawa ko lang para umangat siya, mga ka-Jersin, is sa control page up. Kasi pag minsan, nasa ilalim yan. Kita niyo yan, no? Sa ilalim siya. Para kung may babaw yan, control page up. Okay. So, di muna natin gagawin yung kabiyak niya kasi total identical naman sila. Pareho naman sila ng itsura. Try muna natin gumawa ng pantabing. So, ito yung pantabing nakuha ko rin sa internet. No? Hindi pala siya mahaba. Ito na lang kunin natin mga jersey. F10. Hindi rin siya mahaba, pero pwede lang. Mahaba ba ito? Yan lang talaga haba niya. Okay, lagay natin dyan. Or bawasan natin ng konti. Dito. Hindi naman ang okay na. Taas na lang natin ito. Okay. So, yung parang ginawa natin dito kanina, para makat natin yung portion na ito, no? Click mo dito, then click dito sa side na to, then intersect. So, pag in-intersect mo siya, yung part na yon, okay. So, nawala na yung parang kantuhan dyan. Then, ito, duplicate natin, D, control D, mirror, lagay natin dyan. Okay. So, meron na tayong pahalintulad nito, pareho na sila. Then, tsaka natin, i-duplicate ulit, control D. Lagay natin dyan, kabila. Okay. Then, buray natin ito. Yan, meron na tayong jersey na may pattern. So, ang ilalagay naman natin is Nike. Lagay natin Nike. So, mga ka-jersey, no, madali lang naman gumawa ng Nike. So, kung wala kayong mga logo, kuha lang kayo sa internet, try natin. Gamit yung aking computer. Nike logo. Yan. Kunin natin yung tingin natin is maganda yung quality. Yan, no? So, nakapi na natin. Paste natin dito. Control-V. Control-V. Okay, yan. Kita nyo, lumabas. Then, right-click. Detail logo. Okay. So, dinetail logo natin siya, mawawala yung white na space niya, matitira yung Nike logo natin. So, maghihiwalay na siya. Gagawa siya ng bagong image. Yan, okay. Ito yung file natin kanina na kinuha sa internet. Ito na yung bagong file na pwede nating ayusin kasi na-vector na siya. Lagay natin siya dyan. Ano bang kulay mo? Puti. So usually, ang gawa ko dito, mga 2.something lang ko, 2.7. Okay, puti. Then, lagyan natin ng guhit. So, lagyan natin ng contour. So yung contour, mga ka-jersey, no? Kung nakikita nyo yan, wala siyang contour kanina. Click nyo dyan, then hanapin nyo yung contour dito. Sa effects, contour. Yan, nawala. Effects, contour. Yan, okay. So, pag nilakihan nyo to, itong part na to, makapal yung ilalabas niya ang contour. So, ako, ginagawa ko lang. Parang guhit lang yan. Gawin natin mga 0.2 or 0.3. Yan, yun lang yung gusto ko para lumitaw lang yung pagkaputi niya.
Okay? So, yung next rev, nagawa na natin tong Nike na logo. Gawin naman natin tong next rev. So, parang mahirap to. Okay. Pero dahil tutorial to, pagbibigyan ko kayo mga ka-jersey. So, ano bang font ang ginamit ko dito? Ang font na ginamit ko dito ay Babylon. Yan. Tapos na tayo doon sa Nike. Gawin naman natin tong next rep. So, try natin gawin to next rep. Gawin natin na anong pwede nating ipangalan mga Lucy. Babylon. Yan. Babylon. Okay. So, yung Babylon po yung ginamit kong font. Yan, yun na lang yung gawin nating team name natin, Babylon. Yan. Okay? So, paano ang ginawa ko dyan para makuha ko yung ganyang klase ng font, no? So, ang ginawa ko dyan, mga ka-jersey, no? White to white. Yan, white. Tapos, naglagay tayo ng try natin medyo magkasupat yan. Tapos ito, gray contour natin. Pag na-break contour na natin, mga ka-jersey, hatiin na natin to. Trim na natin. Yan. Okay? So, para mag-ano sila, ulit. Then move natin na konti ito. Oops. Move natin. Oops. Yan. Tama ba ang gawa ko mga ka-jersey? Hehehe. Okay. Yan. Okay. Then i-group natin sila. Na-group na natin, medyo slanted nga pala siya. So, ang gawin natin dito, sa transformation, mislant natin siya. Skew. Apply. Yan. Okay. Pareho na sila. Then, tsaka natin i-envelope. Envelope. Ayan na, mga ka-jersey ha. Medyo pareho na sila. So, yung shadow, ito lang yun. Shadow. Pwede natin gamitin dyan. Oops, hindi pala shadow yan. Ito pala, drop shadow. Okay. Kasi ang ginawa ko dyan mga ka-jersey, no? Hindi ganito yung pagkaka-shadow niya, pero yan muna gamitin natin. Meron na tayong Babylon. Hindi pala pwede mga ka-jersey yung ano eh, yung black. Gawin natin tapos gawin natin siyang gray lahat. Pati yung contour natin. Gawin natin gray. Natin. Gray. Okay, gawin natin gray. So, meron na tayong Babylon na gray. Gawin natin bitmap. Then, na-bitmap na natin. Then, blur. Blur natin. Okay, pwede na yan. Tsaka natin taas dito. Meron na tayong Babylon, group na natin. Lagyan na natin sa harap. Okay. Babylon.
yung number, paano natin ginawa yung number? For now, total magkapareho naman sila. Ganon din yung proseso ng paggawa ko ng number nito, tsaka nito. Pero gawin lang natin black and white. Okay mga ka-Jersey, no? Gagawin naman natin yung number, no? So ang gagawin natin para makuha natin yung number, gawa muna tayo ng... Kasi pwede naman natin i-directa yun dito eh. F855. No? Pwede natin gawin directa yan dyan. 5, white, tapos may shadow. Okay. So usually yung number natin, nagre-range ako ng 4.5 hanggang 6 sa harap. So ito gawin muna natin 4.5. Okay. Then slant natin. Slant. Okay. So okay lang ba sa inyong gawin natin ganito or pwede na yan? Okay, pwede na muna yan for now. Total, natutunan nyo naman yung paggawa ko ng Babylon. Same lang din siya sa paggawa ng number natin dito sa harap. Pwede natin siyang palitan. At mare, i-center natin. Okay. So, ang kailangan natin is medium siya. Ano ba medium? 11 tsaka 18. So, gawin natin siyang 11. Okay. Meron na tayong harap. Pangkulang. Ito yung tag natin, no? Okay. Tag natin, nakalagay medium. 11 natin. D. Duplicate natin. Lagay natin dyan. Sa likod, mga ka-jersey, ang usual na contour ko is 20 pataas. 0.2 pala. Yan, 0.2 hanggang 0.25. So, dito gamitin natin mga 0.23. Yan. So, pwede na siya dyan. Gamitin natin dito. So, ang baba niya, mga ka-jersey, no? Simula dito sa batok hanggang dito is mga 9. Okay? Kung nakikita nyo, 8.9. Hindi may sasakpang 9, pero pwede na yun. 9. Click natin. Then, nagyan natin ang pangalan. Ito ang pangalan. Pangalan niya is sa... For 11, sige. F8. Sige. Ating impact. Black. Then, mga 0.9. White. So usually ang mga pang surname ko mga ka-jersey, no? Ginagawa ko itong mga 2.5. So ito mga 2.4 to. Okay na yan. So meron na tayo. Pag-uwalay natin ang konti. Then center. Okay. Meron na tayong jersey. Then may logo pa. Copyahin na lang natin ito. Kasi may logo sila eh. Okay. So mga ka-jersey, no, meron na kayong jersey na medium. So ang gagawin natin para magawa natin lahat yun, lahat na nasa listahan natin, tayo. Yan, meron na akong tanda din. Tanda na ako na
gawa ko na siya. Okay? Gawa na natin. Yung isang medium pa gawin natin yung Quebral 18 medium. Okay. Gawin natin. So, ang pinipindot ko mga ka-jersey, no? O. Or Control O dapat yun eh. Pero naka-shortcut kasi ako. So, gawin natin Control O. Copy layer and then contents. Okay. Okay. So, meron tayong isa pang medium. So, yun natin. Yun o, dalawa. F8. Sino ba ito? Si Quebral. Then, ito ay 18. Okay. So, nakagawa na tayo ng medium. Quebral 18. Okay. Then, isunod natin gawin, mga ka-jersey, is yung large. So, uulit natin. Okay. So, medium pa rin siya, di ba, mga ka-jersey? Gawin, ang kailangan natin is large. So, ang gawin natin, drag natin ako dito. Then, ito, ang i-add lang na naman natin, mga ka-jersey, sa large is ano yun. So, bale, 44. Large natin is 46. So, ang gawin natin, plus 2. So, kailangan natin ng plus 2. Dito, add tayo ng 0.5. Stabi nito. Tsaka dito, stabi nito. 0.5. Tsaka itong kabila, 0.5 din. So, try natin. F10. Okay. Kalahate. Then, kalahate. Itong isa. Kalahate. Then, kalahate. Okay. Okay, move lang natin ito. Okay, meron na tayong large. Palitan lang natin ito. Okay. Large. Then, mas mahaba siya ng ano? Ng 31. From 30, gawin natin siya 31. So, 1 inch. Drag lang natin ito ng konti. Okay. So, meron na tayong large na pattern. Okay. Gawin na natin yung dalawang large. Dayaw 9. 8. 9. 9. Tapos ito, dayaw. Okay. Sino kasunod? Legaspi 13. Okay, i-duplicate page ulit natin. Legaspi 13. F8, click 13. Okay, so meron na tayong, para makita natin lahat yung ginawa natin, dito tayo sa view, tapos page sorter view. Okay, so meron na tayong apat. Ito natin yan. So, tapos na yung apat natin. Kailangan natin ng, small. So, punta tayo dun sa medium. Page up. So, control of, duplicate page ulit natin. Ito yung na-duplicate, di ba? 1 and 2. Punta tayo sa 1. Ang gawin natin, mga ka-jersey, ito yung isang technique na ginagawa ko para magmukha siyang small. Ang kailangan natin dito mga ka-jersey sa 23 itong medium, gawin natin siya 22. So, click natin to. Dali lang to mga ka-jersey. 22. Enter. O, small na siya. Ganun lang kadali mga ka-jersey. 22. So, small na siya pag dikitin lang natin ng konti. Okay. Then, palitan natin to small. So, meron na tayong sukat na small. Although, medyo liliit yung mga letter natin, pero siguro, pag inano natin siya in percentage, 4% lang naman yung nabawas sa kanya. So, hindi na siya masyado halata. So, kita nyo dito kung 7 siya kanina, 6.7 na lang. So, at least, meron na tayong small na mabilis na pagpa-pattern, no?
So ang kailangan natin sa small is si Del Prado 8. Ito na natin. Del Prado. Medyo i-ano natin ako ito. Kasi mahaba yung apelido. Number 8. Eldom 6. So, ang gawin natin, O ulit, O. Sino siya? 6. 8. 6. 6. 8. Eldom. 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 Okay. So, meron na tayong small. Ang kailangan lang natin yung XL tsaka yung 2XL. So, hanapin natin yung large. Large. Medium large. Okay? So, kanina, nag-ano lang tayo ng small. Ginawa lang natin 22 dito. Try din natin gumawa ng XL ng ang large natin eh. Ano ba? 24. So, dapat 25 itong XL. So, mag-copy muna kayo. Copy layer. So, yung pang 7 natin, gawin natin itong 25. Okay. So, medyo lumaki siya. Okay. Kaya lang, kung papasok siya dito, kailangan i-check pa rin natin. 32 siya. Dapat mag-fold siya ng 32. 32 plus 1, so 33. Dapat. O, so, medyo mali siya, no, mga ka-jersey, no? 33.9, so dapat mga 33 lang. Yeah. Dito natin siya tapat. Bawas tayo dito. F10. Okay, masyadong mataas. F10. Oops. Ganun din siya, F10. Ito, dadrag lang natin itong pataas para mag-match dun sa. Okay. So, match na siya. Then, gawin natin itong F8 XL. Okay. So, meron na tayong XL na sukat. Okay. XL. Kailangan na lang natin is 2XL. So, 2XL. So, yung XL tsaka 2XL is pareho lang naman siya lang 32. So, ang gawin natin, pahabain lang din natin. Katulad nung ginawa natin kanina. So, merong isang technique para mapahaba mo lang siya ng konti lang naman yung difference na mababago, no? Hindi masyado halata. So, ang gawin natin dyan, so kung ang XL natin is 25, so dapat, ano, 25, no? Medyo paghiwalay natin ng konti. So, iyan na natin dyan, 25. Gawin lang natin siyang, tanggalin natin yung lock ratio niya. Gawin natin 26. Okay. So, medyo, ito yung pangmadali ang ginagawa ko pag minsan. Okay. Pali, hindi ko pala napalitan yung apelido, no, kanina. So, yung kaninang Morocco 19. Morocco 19. Okay. Then yung 2XL natin is Sia F8. Sia 15. Yan. Okay, mga jersey, no, natapos na natin yung isang pin natin.
paano natin i-check kung tama yung ginawa natin, no? So, kumpleto na yung ating listahan, no? Page 8. Small, small. Medium, medium. Large, large. XL, then 2XL. Kumpleto na ang ating listahan. So, paano ba natin isa-save yan? So, may technique para masave na natin na sabay-sabay yan kesa naman i-export natin ng isa-isa. So, ang gawin natin, mga ka-jersey, no? Gawin natin JPEG ang isa-isa. So, pag in-export natin sila, magiging JPEG siya ng isa-isa. Pwede rin naman natin gawin siyang PDF. Kaya lang, kailangan medyo mas maliit yung working area natin para nakukuha yung ano yung kasi pag PDF natin ginawa itong part na to, nakakasama yan sa pagpiprint natin. So ang ginagawa ko diyan is JPEG. Okay, ang ginagawa ko pag JPEG, pag maramihan na yan, usually ginagamit ko to mga 20 or 13 pieces pataas eh, no? So, hindi natin pwedeng i-control ilahat. So, export natin isa-isa ng JPEG. Export mo isa-isa. So, isa lang ang lalabas sa kanya. Nakikita niyo yan, isa lang ang lumalabas. Dapat lahat eh, dapat 8. Tapos 150 yung ano natin. 150 yung resolution natin sa bawat ginagamit natin jersey. So, ang ginagawa ko dyan, dito tayo sa, para mabilis, macro tayo. Run macro. Okay. Then, file converter. Run. Gawin natin JPEG lahat. Save each as separate file. Resolution 150. Then, anti-aliasing. So, para hindi pixelated yung gawa natin, kailangan naka-check yung anti-aliasing. Destination. So, saan mo gustong ilagay yung ginawa mong file. So, lagay muna natin dito sa try natin muna dito sa globe white. Okay? So, source. Ang source natin, yung destination, dun siya pupunta. Yung source natin, kung saan siya nakasave. So, yung sa atin, nakasave to sa hard disk ko, sa Sably. So, hanapin natin. Samsung, then Sably. Then, okay. Then, hanapin nyo na lang kung anong file yun. Next rev sample vlog. Next. Ayan. Next rev sample vlog. Okay. Pag kinonvert natin itong mga ka-jersey, no? Kailangan isave muna natin siya. Ayan. Nagsasave siya. Kasi pag minacro nga pala natin ito, is mawawala siya. So, kailangan save muna natin. Macro ulit. Run macro. File converter. Run. Destination. Lagay natin sa desktop. Dito na lang sa globe white. Okay. Then, lagay natin sa... Kunin natin sa hard disk ko. Sably. Then, okay. Then, hanapin natin yung file name. Ito yung file name. Next rev. Next. Yan. Sample vlog. Okay, okay. Then ito, palta natin ng JPEG. Oops, sorry. JPEG. Save each page. Resolution 150. Then anti-aliasing. Convert. Convert natin. Okay, convert natin. Tingnan natin kung nagsasave dun sa desktop natin. Desktop. Saan yun? Globe white. Yan, kung nakikita nyo mga ka-jersey, no? Lumalabas siya dito ng isa-isa. Okay. Check natin mamaya kung okay yung gawa natin. So, JPEG na siya mga ka-jersey, no? Pwede na siyang i-rip sa soft rip natin. So, next vlog natin, pakita ko sa inyo kung ano yung soft rip. Ayan, pwede nyo na siyang ipaprint kung meron kayong pinagpapaprintan ng print and press. Ayan, ready na siya mga ka-jersey. Ayan, click natin.
check natin. Yan. Ito na yung ating finished product. Ito na yung pwede natin ipaprint dun sa printer nyo kung may sublimation printer. Yan, okay? Okay, mga ka-jersey? So, bali, ginawa ko nga, ayan, no? Pag file conversion has completed, okay mo yan, mag-close to. Itong file na to, itong ginawa natin. Kaya sinabi ko kanina na kailangan i-save muna natin bago natin i-file converter o i-macro yung ginagawa nating team. Okay? Okay. Okay, so nawala na siya. Dahil tapos na tayo mag-macro. So, yun lang yung ating tutorial ngayong araw. Ito na yung ating ginawa. So kung bago kayo sa channel na to, paki-click lamang po yung subscribe button dyan sa baba at paki-like lamang po itong ating video para sa susunod na video uploads natin is mapanood nyo agad. Salamat po mga ka-jersey sa inyong panonood. Salamat po sa ating kalokohan. At medyo magulo yung ating tutorial pero sana may matutunan kayo. Okay, salamat sa panonood. Bye-bye!